So, ganda ng video dito, worth it. Napaka worth it, napaka scenic. Kaliwat kanan mo, puro gulay yan. Yung bulls pa talagang napakalamig. Pagpapawisan ka nga lang sa bangin. Pagpapawisan ka talaga sa bangin. So yan, after natin makakyat ang highest point sa last episode. Ngayon, welcome naman sa bagong episode para puntahan naman natin at i-discover ang Sagada. Tingnan natin kung ano mga ma-explore natin ngayong araw. New day, new adventure, let's go! Thank you, ma'am! Thank you, po! Thank you, babe. Sa Alpine G's Lodge lang to. So, napakamura, napaka-convenient, tsaka napakalamig. Hanap tayo ng mga spot, papunta naman all the way papuntang Sagada. Let's go! Tayo! Good afternoon po. Pwede pong magtanong, saan po kayo pwede kami bumili ng repolyo? Harvest kayo ngayon. Harvest. Ay, wow! Ano oh, yun? Si Arian, sana ka na. Oh my God! Sumuha ba? Ay, what the... Pagkano po kilo niyan? Pagkano po isang ito? Ayun po, nakabili po kami ng worth of 150 pesos. Actually, 20 pesos ang kilo ng repolyo. And then, binigyan kami ng 5 kilos. Pero more than 5 kilos yung binigay sa amin. Ay, salamat, sir. Then, yun, ang mura talaga dito. Isa mo lang tayo dyan. Hello. Welcome to Mountain Province. So, ayun na nga, tinuro sa atin ni Kocho na iwasan natin yung landslide dito sa may Mount Data. Dito tayo dadaan sa Kada. So, papasok lang tayo dito. Kung may nakita yung mga punto dyan. Ito yung isa sa alternate route papuntang Sagada na may mga scenery sa taas. Sir, maganda nga po. Sir, dito po yung daan pa Kada. Yung sa inverted house. Nakapunta. Sa Sagada. Mas okay naman dito, mas mga dire-diretso lang naman dito, no? Sige po. Sige sir, thank you. Punta sa inverted house, kumain sa labas lang. Kaya yun yung detour. Wow! Napakaganda! Punta mo. Sabi ko sa inyo, dito tayo dumaan. Out of my mind, how could I be so blind? How could I not see? On the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. I must have been wrong. 'Cause your love is strong for him. Why would it not be? He's always there for you. Dito tayo sa inverted house. Dito kami kakain sa labas lang. Siyempre kami ay nagtitipid. Kanin tayo, kanin. Yan, no problema sila sa binili nilang repolyo. Dahil? Dahil sa? Kasi hindi pa tayo naka-raptor tsaka naka-hilux eh. Balang araw yan. Overloaded. Balang araw mangyayari yan. Pupuntin tayo sa taas. Daddy, may restaurant pala dito tsaka to lugar. Oo. Dapat dito pala tayo. Kaya nga, 1.5 lang dito. 3 person, pwede na matulog. Alright, let's go. Baba na tayo sa Sagada. Sa mga adventures ko talaga, hindi talaga nawawala ang maligaw sa mga destinasyon. Pero ang kapalit naman ito ay itong walang katapos ang talampas ng mga birding gulay sa taas itong Mount Data. At dahil sa taas nitong 7,580 feet above sea level,
ay sabi din ng mga lokal na nagsisiro degrees dito at nagkakaroon ng yelo ang mga gulay. Isa to talaga sa sangkap para mas memorable ang adventures at mas masarap balik-balikan. At sa pagbaba namin pababa ng Sagada, so yun, nandito naman po tayo sa bagong episode natin na every first time, there's Ayon. So, naliligaw na ako kami. Kinakabahan na ako. Wait lang, titignan ko muna. Ayun ako, titignan na ako ni Mrs. Huwag mo kalimutan ng video. Wait lang. Diretso. Eh, strawberry oh. Ito oh. Ay, nag-harvest sila. Gusto mo? Ito kaya, pwede kaya. Ay, hindi pa. Hawak lang, baby ko. Hawak lang. Yan. Alright. Yun. All the way papuntang Sadsadan, wala tayo nadaan ng strawberry. Sana makaka-pick tayo at makaka-bili sana tayo. Ay, thank you po. Kaya nakakabot. Kaya nakakabot siya. No? Ulan. Hindi ka nagsara ng bintana. Ulan siya. Ayan o. Extendence pa sa tsadan. Kaya pala sa tsadan. Kaya pala sa tsadan. Ripolyo. Pero... Matapos ang malulubak na kalsada, mga daan na hindi namin nakalaid na kaya ng sedan, mga bangin sa gilid ng bundok at pangamba dahil first time namin sa lugar na ito, ay ito ang bumungad sa amin. Take your time, fall in line, someday. It's hard to win, hard to pin, one day. I look out for you, to soothe away the blues. Ito ang Barangay Sadsadan sa Bauco Mountain Province, isang parang sikretong komunidad sa gilid ng mga bundok na napaliligiran ng mga vegetable terraces. Napatigil talaga kami dito dahil sa ganda ng tanawin na walang katapusan. Ami bicho, ang tagal kitang hinanap sa Sadsadan. Hindi mo naman ginawa mo sa amin, ha? Uy, ganda picture dito. Nagkamali kayo, sasadsad ko sa kabila, sa baba. Ocho, kinabahan naman ako sa Sadsadan, town proper mo. Tapos ito yung dala ko. Sabi, pero ang ganda ng video dito, worth it. Napaka worth it, napaka scenic, napaka nakakaba. Kaliwat kanan mo, puro gulay yan. Then bonus pa, talagang napakalamig. Pagpapawisan ka nga lang sa bangin. Pagpapawisan ka talaga sa bangin. Tapos nadala mo kotse na. Ay, nako. Dibali kong 3 wheels dala ko eh, lalabang ko dyan eh. Ang ganda, ito naman. Mag-ibis yun, Mac. Sabi ko sa'yo. Alam ko maganda yan. Tingin lang ang diretso da. Matapos namin malagpasan ang Mount Data, ay nakababa na kami sa kahabaan ng Halsema Highway na pupuntang Sagada at Bundok. Dahil sa lagpas isang oras ang biyahe at magtitilim na, ay in-enjoy na lang namin ang kalsada papuntang Sagada.
30 minutes na lang makakarating na tayo sa Sagada. So ngayon, kailangan na lang namin gawin ay mapuntahan tong Sagada. Tapos, maghanap ng accommodation na rin. And then, makapag-ikot-ikot tayo kahit medyo hapon-hapon na tayo sa Sagada. Tapos bukas, iba naman yung ruta natin. So, abangan niya sa susunod na episode. Ayun o, ma'am. Uy, cave! Uy, cave! Balis! Oh. You know. Yan isa sa sign. Malapit ka na sa Sagada. Pataas tayo ng Sagada. Sagada, baby! Kasama ang pamilya. Alright! Wala na energy. Hapon na. Hinahapon na kami. Hinahapon na. Ito yung mga ahon dito, Kevin. Maganda yung ahon. Ha? Maganda ahon. Ganyan lang. Diet. Medyo may matarik din na isa. Siguro mga 5 minutes. Matarik. Pero usually, ganito yung ahon eh. Ang matalik lang dito yung mga sharp curve. Kaya pag ano, kaya pag nag-sharp curve, low gear ka agad. Para ano, buluhan mo muna. Buluhan mo ng drive, saka mo pasukan ng low gear. Hello. Kaya pa naman ang ano, ang drive. Kaya pa. Ano na to? Drive lang to. Mahon, galing. Mahaba na yung ahon. Kailangan ka na mag-switch. So ayun nga guys, dito na tayo sa Sagada, exactly 4:51 PM. May nakita kami dito sa Red Doors, kaso hindi namin afford, kaya medyo maghahanap kami dun sa Upper Town. Yan ang entrance sa Sagada. Lamig na naman, lamig! Wapalaba na naman ang lamig sa lamig ang tropa. Badly aperture. Dito na tayo ulit sa Sagada kasama ang pamilya. Anong transient to? Rocky Valley. Yan, sa Rocky Valley. Hakot na kami and then punta muna kami dun sa simbahan after nitong mag-freshen up. 400 pesos per head. Ito pala, dito may mga tindahan. Sa, eh, may mga noodles oh. Swap na yun. Tsaka may ano, grocery.
No use. Hindi, pagdikitin na lang natin. Wala ba't okay. Kami magpapalit dito nung mainit? Okay. Bibi ko! Oh, tara na, bago pa tayo makarpew. Tara na. Park na lang tayo dun sa ano, sa church. Tapos lakad-lakad na lang tayo dun sa baba. Kulay orange na. Tama yung kulay natin sa GoPro. At ang gabi na. Kulay orange. Uy, oh. Green! Oh. Oh, ito na yung sikat na church ng Sagada. Hinahapon na tayo. Kasi nahirapan pa tayo maghanap ng tourist spot. Pero worth it naman yung sa view doon sa Mangkayan. Yan. Ito na yung napakagandang church ng Sagada. Ayos. Ibig sabihin 6 PM na. Night life sa Sagada. Alright. Art gallery. Alright. Day 2 na namin sa paghahanap ng Sea of Clouds. Kaalis lang namin sa hotel dito sa Sagada. Balita namin may Sea of Clouds na malapit lang dito sa may hotel namin din sa may isang wow. Yun din yung sabi ni Kocho. Tingnan natin kung maganda talaga. So yun nga, nandito tayo sa ano, sa inverted house dito sa Sagada. Balita kasi namin dito maganda yung Sea of Clouds. So ubukan na lang namin siya ngayon. Marami na nakaupo doon sa may seats ng Sea of Clouds. Oh, wala masyadong Sea of Clouds ngayon. Dito sa may isang wow sea. Sikat na yung araw dito. Pero yung lamig dito hindi masyadong ganun kalamig katulad ng sa Tinok tsaka sa ano, sa Bugyas. Kasi doon sa Bugyas pag nagsalta ka talaga, uusok talaga. $100 per head po dito, ma'am, di ba? Hindi mo na po yun. Yan. CJ. Si ma'am CJ ng Rocky Valley. Yes. Yan. Thank you so much po. Magpapabook kayo sa Rocky Valley yan. Na. So guys, ito pala accommodation namin is Rocky Valley. Dito na sa tabi na highway. Pagtaas nyo. Pagtaas nyo dito is my hagdan. Diyan. Doon nyo yung papunta ko. Check natin yung likod. Ang luwag! Ang luwag! Ang luwag! Ang luwag! Ang luwag! Dito tayo sa taas. Doon is my way. Pa doon. So dito tayo pababa sa kabila. Galing binurda.